Ano ang mga bagay na kaya mong ipagpalit para sa pera at pansamantalang kasikatan? Para sa iba ay hindi na sila nagdalawang isip na katawan ang kanilang gawing puhunan. Para sa iba naman ay kaya nilang itaya ang kanilang kalusugan. Tulad na lamang ng isang mukbang vlogger na pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. End of story. Goes like this. Hindi na bago sa atin ang mga mukbang vloggers na naglipa na sa online. Marami tayong selection kung gusto mo ng Pinoy. Meron Koreano, Hapon, Amerikano, o kung ano man. And for the most part, kung nasa tamang spectrum, tamang algorithm ka ng internet, ay masasabi mong nakakatulong pa ito. Nakakaganang kumain, at kung nag-iisa ay maaaring makaramdam ka pa ng may parang kasabay kang kumakain kahit na sa virtual mo lang ito makikita. However, kung iniligaw ka ng algorithm at ikaw bilang internet user ay nagpadala ka rito, ay maaari mong mapasok ang madilim na bahagi ng mga mukbang videos na matatagpuan hindi lang dito sa Pinas kundi sa buong mundo. Isa na siguro sa pinakakilalang tao dyan ay itong si Boy Tapang na minsang kumain ng etchas galing sa pusa para sa views. O itong si Elineo TV na kumain naman ng garapata ng aso na kung matibay ang iyong sikmura ay mabilis mo pa na mapapanood ito online. Hindi nga lang dito sa channel. Ngayon, ang iba't ibang platform noon ay pinapayagan pa ang mga ganitong gawain. And as the days come by, ay sa pag-update ng kani-kanilang terms of service ay unti-unti na nila itong ipinagbawal kasi bawal nga naman talaga kasi baka pamarisa ng iba at kalaunay ikasama pa ng marami. Kaya natigil ang mga ganitong nauusong mukbang vlogs noon. So, kailangan na ngayon na mag-adapt ng mga mukbang vloggers sa bagong patakaran upang maging in sa kung ano ang uso at marami ang manood sa kanila. Kaya naman, ang naging bagong trend para pasok pa rin ito sa terms of service at panlasa ng marami o pagkakitaan pa rin ay imbes na mga pagkain na hindi dapat kinakain ang kainin ay mga pagkain naman na sobra-sobra. Sobra-sobrang pagkain ng pagkain para panoorin ng marami. Kaya dito na ngayon papasok ang mga makabagong mukbang vloggers na sandamakmak. Hindi ka panipaniwalang dami ng pagkain ang kanilang nilalantakan upang humakot ng views at kumita dito sa social media. Ilan sa mga halimbawa dyan ay ang mga mukbang videos na ito at ang quote-unquote challenge pa nga daw na uminom ng sandamakmak na energy drinks at balo kumain ng napakarami, nakakaumay, mamantika at sobrang makokolesterol na parte ng baboy. Sobrang aalat at masodium na mga pansit kanton at marami pang iba. Kaya heto na nga, mabalik tayo sa taong pag-uusapan natin. Isa sa mga nahatak ng trend na ito ay ang isang tao na may Facebook page na may pangalang Dongs Apatan. Mayroon siya ngayon na malaking numero ng followers, more than 400,000 followers sa kanyang Facebook page. Base sa nakalap kong impormasyon sa kanyang account ay nagsimula ang lahat sa pagvo-vlog-vlog lamang ng mga highlights ng kung anuman ang nangyari sa kanyang araw. Nagbibigay din siya ng kaalaman at nothing more, nothing less. Trip-trip lang buddy kumbaga, hanggang sa isang araw ay nang mag-upload siya ng isang mukbang vlogs ay dito siya tila nakatagpo ng ginto. Nag-viral ang ilan sa kanyang mga mukbang na noong una ay tila healthy mukbang foods pa ang kanyang
nilalantakan. Pero alam naman natin na hindi nito mame-maintain ang mga tao upang patuloy na manood sa kanyang mga vlogs. Nakakalungkot pero patuloy na maghahanap at maghahanap ng bago ang kanyang mga viewers upang makasabay sa kung ano ang nauusong mukbang trend. Kaya naman ang kanyang ginawa ay nagpadala. Nagpadala siya sa ilang mga challenge din ng mga manonood sa kanya upang kumain ng mga pagkain na sobra-sobra ang bilang para sa isang tao. Tulad na lamang nito, at heto pa ang isa. Dito na ngayon, na unti-unti at paggrabe na ng paggrabe ang kanyang nilalantakan, subconsciously ay nilalamon na ang kanyang utak ng social media at hindi na niya namamalayan na ang lahat ng likes, shares, comments ay may katumbas na pala na unti-unting pagkasira ng kanyang kalusugan. Kaya naman, June 14, 2024, 7:02 PM ay nag-post ang kapatid ni Dong sa kanyang official Facebook page mismo at sinabing, "Tatagalugin ko na lang para pare-pareho nating maintindihan." Ito, si Leia Apatan. Gusto ko lang sabihin na ang account na ito ay magpapatuloy sa aking pamamahala. Salamat sa inyong mga dasal. Sa gustong tumulong sa pamamaalam ng aking kapatid, ay pupwede sa GCash. Hindi ko na maintindihan dito yung ibabadi. Pero pagkatapos ng unang post na iyon, ay muli siyang nag-post kinabukasan at sinabing, "Ano ang nangyari kay Manoy?" Umalis siya ng bahay after lunch. 3 PM, bigla siyang tumawag na inaatake daw siya. Dinala namin siya sa ospital. Pagdating doon, base sa ginawang CT scan sa kanya ay mayroon daw siyang namuong dugo sa utak. Sinubukan namin siyang ilipat sa CDO para sana maoperahan pero hindi na niya ito kinaya. Marami ang nagtatanong kung may pera ba si Manoy para pampa-ospital pero wala siyang pera kahit na 5. Yung bank account niya ay naglalaman lamang ng 400 pesos. Sa ospital ay umabot na ng 20,000 ang bill namin. Ang kanyang motor ay isinanla na muna para lang mailabas siya sa ospital. May utang pa kami sa kabaong na nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Walang pera si Manoy dahil sa bigla ang pangyayari. Buddy, pakikorek na lamang ako kung tama ang aking pagkakaintindi dahil sa wikang Cebuano niya ito. Isinulat at nung isang araw nga buddy ay idinaos na ang huling araw ng kanyang burol. Rest in paradise buddy and see you on the other side. At oo nga pala, bago ko makalimutan ay alam mo ba na kabilang ang sobra-sobrang pagkain sa kung tawagin ay 7 deadly sins na mababasa sa Biblia. Ito ay ang una, lust o pagnanasa, greed o kasakiman, sloth na may ibig sabihing katamaran, envy o labis-labis na pagkaingit, wrath na may ibig sabihing sobrang paggagalit, pride o pangmamataas, at heto na nga buddy, ang gluttony o labis-labis na pagkain. Naway, ang kanyang kwento ay maging halimbawa hindi lang sa atin kundi sa buong mukbang community na huwag sana nating aabusuhin ang ating katawan. Sa araw-araw kasi na lumilipas ay we are all taking life for granted. Nakakalimutan natin na ang malulusog nating pangangatawan ay pera rin. Kung tutuusin, hindi nga lang ito papel. Health is wealth, ika nga, dahil kung may mangyayaring hindi maganda sa atin ay sa ayaw mo mano sa gusto ay maglalabas at maglalabas ka ng pera. Alagaan nawa natin ang ating katawan. Kumain ng tama,
mag-ehersisyo dahil ang pag-aalaga sa ating katawan ay isang bagay na hindi lang tayo kundi pati rin ang pamilya natin ang makikinabang. So buddy, matanong kita ngayon, ano ang kaya mong ipagpalit para sa pera at pansamantalang kasikatan? Let me know sa comment section. Nakakalungkot lang na sa ating kwento ay ang kanyang kalusugan ang naging puhunan. Naway, may natutunan tayong lahat sa ating kwento at dyan na matatapos ang videong ito. Muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.